Once na-register na natin siya, let's say nagkaroon na tayo ng certificate of registration, doon na mag-i-start yung mga obligasyon natin. Ano-ano itong mga obligasyon natin? Hi guys! Welcome back to my channel. And for my topic, I'm going to share with you about obligations after business registration. So gusto ko pong mas may i-share itong topic ko na to kasi dito madalas nagkakaroon ng penalty yung mga entrepreneurs, especially yung mga startup, kasi hindi sila aware kung ano yung mga nire-renew, ano talaga yung obligations pag meron ka ng business or na-register mo na yung negosyo mo. Kasi honestly, ako po, pag may mga nag-i-inquire sa amin na mag-register sila ng business nila, ang tanong ko po is, ready na ba sila sa obligation? Lalo kung gusto mong gawin yung tama, gusto mong sumunod doon sa tama, ibig ko pong sabihin sa pagsunod ng tama is kailangan mong sumunod doon sa government policy and regulation na talagang kailangan, once na nare-register natin yung business natin, is kailangan tayong sumunod doon whether mayroon tayong transaction o wala. So, number one po is hindi lahat ng nag-o-open ng business is aware sila na ang business permit ay nire-renew yearly. Yes po, nagkakaroon tayo ng yearly renewal ng business permit from barangay to LGU or sa mayor's permit. Lahat po yan nire-renew natin every year. Sa BIR naman po, meron tayong tinatawag na annual registration. So, kumbaga, nire-renew lang natin through 0605 yung payment eh. Ang tawag po din is annual registration. So, parang meron pa ding renewals. And ito po yung medyo mas madaming gagawin pagdating sa BIR. Kasi once na-register na natin siya, let's say nagkaroon na tayo ng certificate of registration, doon na mag-i-start yung mga obligasyon natin. Ano-ano itong mga obligasyon natin? So, depende yun kung halimbawa yung registration ng business mo is vatable or non-vatable. So, pag non-vatable ka kasi, papasok dyan, wala ka bang tao? Doon yun, ibig sabihin kung wala kang tao, kung wala ka bang employee, or kasi pag non-vat ka, yung sales mo yan, quarterly lang yung report mo. So, yun yung mga bagay na dapat aware tayo na pag hindi natin siya, or pag hindi tayo aware at talagang hindi tayo nakapag-file niyan, meron po yung penalty. Sa mga forms po sa BIR, meron po yung 1,000 per form. So, let's say meron kang kailangan i-file monthly na tatlo. So, ibig sabihin, kung hindi mo siya mapafile or makakalimutan mo, meron ka na agad doon na penalty na 3,000 per month. So, ganun ko po siya gustong ipaliwanag kasi minsan, may mga na-offeran kami na, let's say, kasi nag-offer po kami ng monthly BIR compliance, which is, kumbaga kami na yung bahala no, na mag-file ng lahat ng kailangang i-file based doon sa, makikita, by the way, makikita natin yung kung ano yung mga dapat natin i-file doon sa COR natin na nai-release kung meron man tayong COR. So again, yung obligations po na to after na ma-register natin yung business. So kung hindi naman naka-register yung business natin, wala tayong kailangang i-file. So soon mag-i-vlog ko yung ano yung advantage and disadvantages ng naka-register yung business. But for now, para doon sa mga talagang gustong i-legalize yung business nila at magkaroon ng business permit, I would suggest na magkaroon po tayo ng ng time na aralin ano-ano yung mga harapin nating obligations as a business owner. Hindi lang obligation po ito doon sa magiging empleyado natin or doon sa negosyo. Yung obligasyon natin na kailangan nating sundin kasi yun yung mandated ng law ng government. So kahit hindi natin alam or hindi tayo aware, pagka tayo ay na mapping or na once na nahuli tayo ng government kung anong government agency, may corresponding penalty po yun. So
pinaka-latest, may isa akong friend na nagsabi sa akin na mapping sila pero wala pa silang business permit and then sinacharge sila ng, I think, 25,000 to 30,000 kasi nga hindi naka-register yung kanilang business. So, ganun din naman po yun. Nasa sa inyo kung gusto nyo siyang i-register or hindi. Pero bago nyo siya i-register or kung ayaw nyo naman siyang i-register, make sure na alamin natin kung ano itong mga obligations na sinasabi ko. Ang dami pong ways. Kami po nagbibigay ng free consultation para at least alam nyo kung ano yung haharapin nyo in the future. So, itong mga ganitong klaseng videos na ginagawa, alam ko, hindi lang po ako ang gumagawa nito. So, sana mas magkaroon po kayo ng time na manood or mag-research. Kasi, kaya medyo talagang parang very concerned ako doon sa mga gustong magtayo ng business nila. Kasi, pinagdaanan ko po yan eh. Ang dami kong learnings, ang dami kong mga hindi alam before, which is parang kung alam ko sana hindi ako nagkamali, pero hindi ko din naman sinasabi na sana alam ko na before kasi sana wala akong na-share. So hindi po siya para sa akin na hindi madali na magnegosyo. Hindi ko dinidiscourage yung mga nanonood na huwag kayong mag-business. Parang it's more on feeling ko yung pagbe-business hindi talaga para sa lahat. Parang palakasan din ng loob eh, patibayan ng loob. Kung handa tayo, well, alam ko na magkakaroon ng along the way talagang mas magiging matibay tayo pagka nagkakaroon tayo ng mga challenges. Pero again, going back doon sa gusto kong mag-research po kayo kung paano or kung ano-ano itong mga obligations na sinasabi ko, which is pinaka popular naman is yung sa BIR na dapat talagang may, once na naka-receive tayo ng COR, meron na tayong monthly na obligations na pag hindi natin nagawa yung obligations na yun, posibleng maging caution na magkaroon tayo ng penalty or mapasara yung negosyo and then baka makulong, may mga ganun po. So kung meron po sa inyo na nakakapanood ngayon and gusto nyo magkaroon ng idea or mabigyan ng linaw yung mga questions nyo about business registrations and obligations, please you can call our page or you can call me or message me sa Facebook page po or sa Facebook ko mismo, Joan Boncay, or pwede naman po mag-comment po kayo para at least pwede ko pong masagot yan through video again or pwede ko po kayong tawagan. Just leave your contact number. So, yun po. Hindi naman siya magastos kung talagang magre-research tayo bago natin pasukin itong pagnenegosyo. Kasi, kung alam natin at ready tayo, ito pala yung mga posible kong harapin. The reason behind, bakit ko mas ina-emphasize po is, kasi gastos din po siya eh. So, kailangan talaga kasama siya sa plano natin na ito yung posibleng gagastusin natin once na meron na tayong business. Whether meron tayong benta o wala, or meron tayong transaction o wala, may tao tayo o wala, or nagsisimula pa lang tayo. So, basta po nagkaroon tayo ng business permit or yung certificate of registration from BIR, meron na tayong kailangan i-file or meron tayong kailangan bayaran. Na pag hindi natin nagawa, again, magkakaroon tayo ng penalty. So, please feel free to contact us po, IEN. Pwede niyo pong hanapin yung Facebook page namin or ilalagay ko rin po yung link sa description box para alam niyo po kung saan kayo pupunta. So, thank you so much again for watching and hopefully meron po kayong natutunan. Thank you and see you again next time. And don't forget to subscribe!